Ay. Magbite ka na. May hit ako doon. Kasalpak mo sa Ojir eh. Ha, Zuboy, papatulong mo ka. Oh, no. Yan ang chip mechanic. May-ari ng ano, shop. Walong mag... Oh. Men, ito kami kina Boss Jerry. Shop! Labanan na! Hindi ko lang kung anong ginagawa sa kutin, Jimboy. Huwag ka lang mag-alala. Ang ginagawa din eh, brother. Sabihin mo nga kung ano yung ginagawa. Change tranny. Change tranny. Ano yung tranny? Transmission. Tsaka... Change... Tranny. Change ano, change... Change of heart. Racing clutch. Change driver. Yan yes, na. Yes. Kaya kailangan natin. I-vlog mo mga yan. Dito tayo ngayon sa crib ni Boss Jerry. Malapit ka na Adrian. So, ginagawa ngayon yung kotse ni Boss Jimboy. So, kinuha yung tranny. So, silipin natin. What is up mga men? Welcome to another vlog. At ngayon, konting update lang sa EG. Nakatambak ngayon. Hindi ko nagagamit for almost, make it 1 week na. Kasi pinasok ko siya dun sa repair shop to repair the panels para i-fit yung mga konting siwang. Siyempre, gusto natin fit na fit lahat yon. 1 week na siya kina Charles, kina Adrian na shop. So, kita niyo yung picture na yan. Yan, 1 week na yan na katambak dyan. Dahil una, inayos nila yung fenders, yung hood, yung bumper, finit lahat para proper. Tapos, hindi pa tapos. May ginagawa pang konti. So, papakita ko sa inyo saglit yung EG. But first, subscribe muna kayo dyan. Click niyo yung red button. At hit nyo yung notification bell. Ngayon, we're gonna roll the intro. Let's go! Pakita ko lang sa inyo yung lagay ng EG ngayon. I'm using the BT50 Pro. At ito, pakita sa inyo kasi nakatambak yung EG. Gilid. Doon siya ginagawa. Yan, dyan. Ginagawa siya dyan sa shop, sa loob niyan. Tapos, nilabas siya ka for testing. Kaya lang, yun, may nagpipintura. Si Boss Marbs. Kaya, ano muna, nilayo muna natin. Ayan mga men. Yan, may bagong mags na naman yung EK. EK na binidyo natin. Yan. Ito nyo naman. Bago na naman ang mags. Sa EK. Yan. Naka-type R muffler na. Tapos, yan. Tinanggal na yung CF wing. Tapos, sinaswap na din yung CF hood. CF fender. Tsaka, oh yan mga men. Baka merong gusto mo ipag-swap sa inyo. CF hood. CF fender. With hood scoop. CF din. Yan. Sinaswap ngayon ni Charles sa all steel kasi gusto niya ibalik sa all steel itong EK. Tapos with the new mags. Yan. Mga mags na naman mga men.
update dun sa EK. At papalit siya ng all steel. So para sa akin din naman, mas preferred ko yung all steel, lalo na kapag pang daily na sasakyan. Carbon-carbon for racing-racing. Pero kapag pang daily, mas, para sa akin, mas good tingnan yung all steel. Yung malinis tingnan, clean look, kumbaga. Pero wala naman tayong problema doon. So yun mga men, malapit na nating i-review yung EG na yan ni Jim Boy. Tapos, yan nga pala ay spoon-inspired. Kung yung akin ay spoon copy-inspired lang, syempre, hindi kasi tayo kasing katulad ni Boss Jim Boy na deep pockets eh. Yun. So, unti-unti lang natin. Tapos, bala ko ding after nito, gamit-gamitin muna yung sakyan. Tapos, everyday car. Yan, sarap naman siyang pang daily. Kahit na manual steering siya, malambot naman. So, yun mga men. We're done na silipin tong EG. Sinilip lang natin. Nagdala tayo ng konting gamit para pag niretouch yung konting panels niya, konting parts ng EG. Yan. So, pinayos natin yung mga fit. Ito nyo naman, nafi-fit na ng konti. Okay na yung mga fittings. Yan. Okay na. Yan. Yun. Para walang mga gaps. At magandang dating. Okay. So, yun mga men. Wait natin. Siguro probably one more week bago lumabas tong EG. Tapos, POV tayo. Gawa tayo ng mga POV videos. Comment nyo kung anong klaseng videos ang gusto nyo gawin natin dito sa EG. Siyempre, race videos din muna tayo sa mga ganyan. Hindi ko tayo makikipagkarer. So, yan mga men. Comment nyo nga pala down below kung ano ang gusto nyong chin na ikabit natin dito sa ating EG. So, kita nyo kung gaano kababa yan ngayon. Yan. Plano ko itaas yan para masarap-sarap yung ride. Kasi matigtig yan eh. Yan. Masyadong napas agad yung, masyadong napababa yung set namin doon sa sleeves. Okay. So, guys, comment nyo anong gustong, anong klaseng chin ang gusto nyo ikabit natin dito. OEM chin, or spoon chin, or pwede ding Mugen chin. Kung alin yung babagay, syempre spoon inspired theme tayo. So, bala ko ding lagyan ng spoon banner dun sa taas. Sa inyo kung gusto nyo. Comment nyo lang. Tapos, yan. Kung sino sa inyo mga men, may EG moldings, front panel, door moldings, quarter panel. Kailangan natin yan para mabuo natin yung exterior ng EG. Siyempre, tapos, ito bala ko din ipa-block. Itong fog lamp. Yung lagay na fog lamp dito sa, yan, dyan sa bumpers. So, comment nyo mga men, OEM chin ba? OEM chin? Or spoon chin? Probably the spoon chin will look good. OEM chin okay din. OEM chin okay kung tindig na yan. Tataas lang natin konti. Pero pag nag-spoon chin tayo, talagang itataas natin itong ano kasi malakas sa sayad yun eh. Tsaka mahihirapan tayo. So, yun mga men. Napalitan natin yung glass headlights, nakabit na natin yung spoon caps, tapos meron tayong biniling C6 headlight, kakabit din natin yan next time. May binili din tayong DuraPlate para mapalitan na natin yung lagay ng plate na yan. Kita nyo naman, madumi na. Yan mga men. So, the EG actually runs good. Yun. Nga pala mga men, last night, makita nyo, pakita ko sa inyo, sumilip ako dito sa EG last night, tapos yan, yung EG ni Jim Boy. So, pinalitan siya ng tranny, kinabit yung tranny malaki Boss Josh, tapos yan yung naka-gearings na tranny, naka-third gear. Pakita ko sa inyo yung sample video ng naka-third gear, pakinggan nyo.
yun mga men, kita nyo yung EG ni Boss Jim Boy. Yan, binubuong EG. Yan, D15B, PO8, straight, tapos paliktrani, nakagearing siya yun. Sarap, sarap pakinggan ng third gear. Ito nyo, parang from second gear, nagpalit lang ulit siya ng high RPM, agad na third gear. Baka lupet, malikse, kita nyo naman. Tapos, nga inaalok, yun nga pala mga men, inaalok niya sa atin yung kanyang PO8 head, 20 cam lobes. Hindi ko pala kung magkano presyo. Noy, chat mo sa akin. Yun, so sabi niya, ikabit ko daw muna, wala mga problema sa presyo pag-uusapan. Tapos, syempre, ito, naka-VTEC ready yung harness nito, may sakit na. Kasi itong makina natin mga men, although pag pinakinggan nyo yung videos natin, parang may pumuputok na VTEC. Tambutso lang yun. So, comment nyo mga men kung gusto nyo i-VTEC natin tong EG or okay na, kasi actually malakas siya kahit D16 non VTEC siya, tapos napakatino ng makina niya. So inalok lang tayo ni Boss Jim Boy kung gusto natin ng PO8 head, 20 cam lobes, tapos yung box natin na P27 paparechip na lang natin, or depende kung bibili tayo ng PO6 na box. Tapos yun, kakabit natin dito sa 1600 na black D16A. Yan. So, hindi ko alam kung anong magiging klase ng takbo niya o kung okay ba. I don't know. So, actually, according do sa previous owner nitong EG, itong non-VTEC D16A niya, kapag tinatakbo niya sa Clark, is nag-P15 flat. Yan. 15 flat siya. Tapos, $15,500 kapag full interior. Yun. So, actually, goods yun. Okay yun, malakas yun para sa non-VTEC na makina. Sabi niya, sabi ng previous owner sa akin, palitan ko na lang daw yung tranny at saka clutch. Yan. Kasi yun na lang kulang dito. Tapos, brakes nito, naka-double D hydrovac para, syempre, titigil tayo. So yun mga men, yun yung update doon sa EG. Tingnan natin mamaya kung may mga makikita tayong sakyan dito, kung aabutan natin yung sakyan ni Jim Boy mamaya pagbalik. So let's go mga men. Bye. Goodbye. So yun mga men, kain muna ako. Kain muna kami saglit sa mga friend ko na si Adrian. Sadik in Dibho. They offer Arabic food here. Mga nakakamiss dyan sa Middle Eastern food. Shawarma, kubus, roasted chicken, yung buttered chicken, yung hummus. So it's all available here, authentic and freshly made always. So visit nyo lang Sadik. Samahan nyo kami kumain. Oh, what's up? So yun mga men, in Sadik na trying the Arabic food, my friend adds sarap na naman ang kain. Let's go. Shawarma rice, tapos kubus. Kubus. Marami ang kami. Shawarma. Shawarma burrito. You order one beef shawarma, one dish or one plate. Then you order an extra kubus. Then you take a piece of it, like so. Okay?
Okay. Then you put some inside that. A little garlic, a little hot sauce. Okay. Then you roll it, bro. You roll it. Yan, sanay na mag-roll. So, you bite. Mmm. Heaven, bro. Heaven. Amazing. Well, mga men, thank you for watching our videos. Continue supporting our channel. Kasi dahil sa inyo mga men, unti-unti natin mabubuo itong EG. So, kung sasamahan nyo kami palagi, we're gonna be able to build this car. Paunti-unti lang. PH style. Yan, kumbaga. Hindi isang buhusan. Para sa mga aspiring na magkakotse dyan, mag-project ng sasakyan, hindi naman kailangan na sundin nyo yung sinasabi ng mga tropa nyo na ganito ganyan. Kung ano yung para sa panlasa nyo, okay. Kung alin yung kasya sa budget nyo, syempre yung tatanungin dun. Dun tayo. Hindi mo naman kailangan na lumevel dun sa mga ibang kasama mo. Kailangan lang dyan kung alin yung fulfilling, kung alin yung para sa'yo, masaya ka, go. So yun mga men. This is for today. Salamat. Subscribe. Support the channel. Bye.